halos may pagkaputos ni... Imbis na damit o ibang gamit, hinihinalang siya buo ang laman ng bagahe ng South African na si Pietro Alico. Yan ang tumambad ng inspeksyonin sa pamamagitan ng x-ray at sniffing dog, ang briefcase at dalawang check-in suitcases ng sospek. 10 malalaking supot na naglalaman ng 17.6 kilos ng pinaniniwalaang shabu ang nasabat. Ang halaga, aabot sa higit 120 million pesos. Ang ato ang chemist po dito ni Adto, nag-conduct siya o itawag na ito initial field test. Initially, nag-positive siya. Galing Johannesburg, South Africa, dumaan sa Doha, Qatar, papuntang Cebu ang sospek na pinaniniwala ang drug mule na ginagamit umano ng African Drug Syndicate. Ayon sa PDEA Region 7, posibleng isang local drug syndicate ang tatanggap sa mga droga kung nakalusot ito. Ang mag-control kasi ng ano, kung sinong tatawag yung dun sa naiwan sa Johannesburg. Initially, yan lang masasabi ko sa inyo. Sila yung magko-call the shots kung sino yung pupunta. So walang alam itong si ano. Si courier lang siya. The role niya is yun lang. Ikaw lang magbitbit. Hawak na ng PDEA 7 ang dayuhan na sasampahan ang reklamong paglabag sa Section 4 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Hindi muna pinayagan ang media na makapanayam ang sospek dahil marami pa raw siyang prosesong daraanan. Para sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, ako si Luan Merondina, ang inyong saksi.